Sa loob ng 30 taon ay dokumentaryo lamang ang aking mga ginawang pelikula. At para dito sa project ko ngayon ay isang dokumentaryo ulit. Ngunit dinadala ko na ang dokumentaryo sa ika-21 siglo kung saan alam na natin na mahalaga ang teknolohiya katulad ng digital technology nga bale sa paggawa at pagbago at paghulma ng mga bagong pelikula natin sa siglong kinaruroonan natin ngayon. Isang malaking problematic sa akin nga bale na tayo na nanggaling mula doon sa 20th century ay paano natin matatawid ang sarili natin at hindi lamang tayong mga mamimilikula ay tatawid sa dalawang siglo na ito kundi pati na rin yung ating mga gawa. Paano natin ipapanday ito tulad ng dokumentaryo. So para dito sa aking ambag sa proyektong ito, nakikita ko na napakahalaga ng siguro bagong hindi lamang estetiko kundi bagong gamit para sa dokumentaryo na siyang genre na kinapitan ko sa 23 taon, no? So papasok na ako sa 40th year siguro in doing only documentary films, but the interesting thing is that in what way am I innovating the genre, in what way am I deploying the new technology in terms of shaping the genre that I'm working on. But the most important thing for me is for what use and of what use must this documentary genre be. So dahil ako ay nagtuturo din lang naman dito sa Universidad ng Pilipinas, ang aking bagong kamalayan na nabubuo ngayon ay nababatay sa isang napakamahalagang katanungan. Para saan ba ang pelikula? No? At dahil ako ay guro, ay makita na natin ang landas na gusto kong tawirin siguro, no? At sama na dito ang mga pagbabago na gusto kong mangyari sa pelikula. Sa aking panibagong pananaw tungkol sa pelikula, I'm beginning to really think that cinema must be able to serve other purposes, no? Let's say other than entertainment, other than amusement, other than let's say even just art, right? I'm beginning to create a third front, should we call that, based on how I perceive cinema after working on let's say the production of films for almost like 30 years. It is a given that the first film front that is very well accepted and is very popular in this country is the entertainment front. Well, this is where you get all your escapist films, the so-called mainstream commercial films. So ito yung mga alam na natin, no? Mula doon sa Regal Films, all the way to the Star Cinema Films, all the way to the Vice Ganda and the Kimidora Films. So there's nothing wrong with that. That has been our tradition for over 100 years. Now, nobody is taking that away, but the main question that we have is this the only kind of cinema that we should have in this country? I think itong nangyari ng 2016 sa MMFF is really isang napakalaking hudyat, no, ng mga pagbabago, no? So nakikita na natin, mukhang may demand talaga for the second film front, which I would call the art front, okay? Again, that has been the issue for a very long time. Bakit kulang sa sining, sa relevance, kung ano man ang hinahanap natin doon, dito sa mga out-and-out commercial movies natin? So, naghahanap ng panibagong, sabihin na natin, dieta ang Pilipino dahil marami na sa mga estudyante natin ngayon at manunood ay, well, nakapag-aral na. Marami sa kanila ay nakapag-travel na rin abroad at nakikita nila in the globalized cinema, aba, may iba't ibang uri pala ng pelikula. Kasama na doon ang mga nasupress sa pakiramdam ko ng mga uri ng pelikula tulad ng dokumentaryo, animation, experimental, at ngayon may mga regional cinema pa tayo at marami pang iba. Pero samantalang ako rin ay taga-taguyod ng art cinema, dahil napakahalaga din ito bilang katambal doon sa ating entertainment film industry, yung dalawang film fronts na ito na dapat tanggapin na natin, may pangatlo pa akong iaambag. At ang pangatlo na ito ay ang educational or tinatawag ko na pedagogical cinema. Ito naman ay talagang targeted
sa napakalaking audience natin sa mundong ito at dito na rin sa Pilipinas, ito ang ating mga estudyante, ito ang ating mga mag-aaral at ang ating mga guro. Iba ang pangangailangan natin. Kailangan ba natin ng entertainment? Hindi naman talaga lahat na, you know, entertainment na entertainment lang. Bale, nagsasalpukan, pinagtatawanan ang bakla, nakakatawa sila, etc. Hindi makakatulong yun eh. Ang nakikita ko ngayon, Bali, is that maraming aspeto ng karunungan ang dapat nating mai-address. At ang malaking problematic na pinupost ko sa aking sarili bilang isang filmmaker ay ano ang kahalagahan ng pelikula para matugunan ang production of knowledge sa bansang ito? Napakalaki ng sektor ng edukasyon. At hindi lang yun. Bakit naman ang edukasyon ay para lamang dun sa nakakabayad ng tuition fee nila at nag-aaral sa apat na sulok ng ating classroom? Hindi ba yung magniniyog kailangan niya rin ng edukasyon? Yung mangingisda, alam niya rin dapat ang tungkol sa kalikasan. O hindi ba? Yung tungkol sa ating spirituality. O, gawa tayo ng tungkol sa katolikong simbahan natin, eh, pero kaninong fantasya ito? Hindi ba? Ano ba talaga epekto ng reliyon sa atin, ng identity, ng lahat na ito? At paano ang pelikula ay makakatugon? So yan ang aking panibagong larangan na gustong hanapin. At ito ang sinasabi ko, Abalin, I'm engaging myself now into what is called the third film front. No? At marami pang fronts. Marami pa yan. I'm not cutting to off there. So, balik tayo doon sa issue ng ano ang genre na aking napili. Ang aking napili ay documentary. At ito ay masyadong malapit din sa aking isa pang obsession o advocacy, which is history. No? Dahil I'm dealing with reality, that's what the genre documentary is all about. You deal with reality primarily. No? Napakalapit pumunta doon sa documentary kung saan pinagninilay-nilayan mo na ang nakaraan at paano ba magagamit ang nakaraan para dito ngayon sa ating kasalukuyan at para na rin sa ating hinaharap. Huwag lamang natin isipin na pag nag-uusap tayo at sa usaping pampelikula ay produksyon lamang ang dapat nating pag-usapan. Sa loob ng 100 taon, ang definisyon ng pelikula at ang kasaysayan nito sa bansang ito ay nakatuon lamang sa ating mga filmmakers. Nagiging larger than life natin sila. No? In other words, production has been one aspect of cinema in this country that has been not overrated but overblown. Why is it that we cannot talk about film culture or film history in this country which is based on exhibition? Okay? Paano ba tayo nanonood ng pelikula? In fact, bakit tayo nanonood ng pelikula? At kakawing dito ay saan at sino ang nagdodomina ng pagpapanood natin ng pelikula? Alam natin naging institusyon ang mga sinihan. That is so 20th century. Alright? Alalahanin natin na ang unang pagpapalabas ng pelikula ay wala pa tayong mga strukturang tawag dyan ay mga sinihan o movie palaces na ngayon ay talagang nasira na dahil na pumunta na tayo sa multiplex. Wala naman tayong angal doon. Pero ang unang pagpapalabas ng pelikula ay nasa perya. Okay? Nandoon sa mga perya yan dahil wala pang tahanan ang pelikula nung una. Hindi ba nararapat ibalik yun? Ako, pumupunta ako doon sa mga cockpits, no? Kung saan, sa mga sabungan. Nakakarating ako hanggang Pulumulok, South Cotabato. Nagpapalabas kami sa plaza, sa Batanes. Nagpapalabas kami doon sa Gimbal, Iloilo, sa mga patag. Bakit? Maganda magpalabas doon. At ang gusto nating malaman ngayon ay, pwede ba na ang classroom ay magiging sinihan? So, bagong definisyon ngayon ng sinihan ang dapat tayo magkaroon sa 20th century. Aba, kung sinihan nga yung cellphone mo eh. Yan ang totoo. So, napakahalaga ngayon na tanungin natin at questionin natin ang lahat na aspeto ng pelikula, hindi lamang na ito ay produksyon, ito rin ay exhibition, ito ay distribution. Paano ba natin tinatanggap ang pelikula, therefore reception of films? Paano ba ang pagtanggap nito? Ang kahalagahan ba ng pelikula ay entertainment lamang? O
ang inaambag natin ngayon, at sa pamamagitan nitong UPTV nga bale, nakikita ko na napakahalaga ng papel na ginagampanan ng teknolohiya. Ang telebisyon. Alam ko, maraming attempts na nagawin siyang educational TV, huwag nating tigilan. Hindi talaga titigilan. At ang ambag ko dito ngayon ay, nararapat ba ang mga inilalagay natin na mga produkto dyan sa TV nga bale? Are they educational? Kasi, sa nakita ko na sa mga nakaraan, medyo matagal na rin, mga 20 taon na itong experiment on educational TV, may iba doon na classic tayo, no? Mula Sesame Street, wow, educational, as educational can be yun. May iba naman na sige na lang para mapuno lamang ang ating time, of course, dahil monster ang television, is gonna eat up a lot of content, nga bale, eh siguro, side by side, we need to create siguro educational materials. And, my production right now would include, yun lang pinaka-basic content requirement kung abali, tinutugunan nila ba ang ating pangangailangan sa classroom? In terms of history, andiyan naman lahat ng basic curriculum natin, di ba? History, science, all of these educational aspects, literature, culture, politics, all of these things, economics, and all of this. So, in what way can our narratives be made to serve all these pedagogical concerns? And as we ask those questions, we should not end up only in terms of production, but we need to know what delivery mechanisms do we have in the new markets that are about to explode in this country, and not one sector must only dominate this market. Alam naman natin, no? There are business cabals that are in charge. Let me not go into all the details of this, but we know exactly it's been in the hands of major capitalists ang pagpapalabas ng pelikula. If we are true to the democratization that is happening in the new technology, then the markets must be pulverized and be made to serve exactly the different purposes and needs of the new cinema that is about to emerge in the 21st century. Kahit sinong filmmaker, I think ang una yung sasabihin talaga ay, of course, ang funding, no? Tulad nitong pelikulang ginawa ko na ito, sariling bulsa ko ito, no? Medyo may kamahalan ito dahil 3D animation ito. Unang-una, ang investment mo pa lang dyan sa mga gamit mo ay napakahalaga. Who's gonna fund me, no? Mabuti na lang may mga projects ako nakaraan, pero ang pagbili ng mga software, for example, saan mo isisingilin yan? So, ang unang problema talaga na hinaharap ng filmmaker natin ngayon, kahit sabihin mo pa siya na siya ay indie filmmaker, at in fact, because of that word indie filmmaker nga bale, talagang ang unang sasandalan mo ay ang sarili mo. So, lahat na sweldo ko, lahat na anong abale, pupunta na lamang dyan kasi obsessed ka in doing your film. Lalo pa ito, 3D animation siya. Ang software mo dyan, ang talent na ilalagay mo dyan. Tulad yan, mga estudyante ko ito nung unang abale, pero hamakin mo naman ang kinikita nila kay sa mother, you know, sa mga malalaking studios, and for example, doble sa sweldo ko dito sa UP, no? I mean, at yun ay makikita lamang nila in 3 months, for example, they can earn close to $500,000, and bariya-bariya ang binabayad mo sa kanila. Hindi problema halos ang content, kasi nag-uumapaw tayo sa content, no? Ang problema niyan ay, how do I realize this? So, unang-una niyan, funding. Pangalawa niyan ay technology. Do I have the right technology? Na medyo mataas naman ang antas ng produkto mo. So, ina-assure ako ng mga estudyante ko, mga katrabaho ko dito nga bale. At mga bata sila, they're all in their 20s. Ha? One even started at the age of 17 and out of school youth yun. Lumabas siya sa eskwelahan dito sa may Taft, alright? Dahil ang feeling niya, mukhang mas marami siyang nalalaman doon sa teacher niya. Self-taught but amazing, alright? They're just amazing. As you will be able to see in the film that I will be showing. Pangatlo niyan is, of course, workspace. Do I have the green screen? I don't have that. Diba? Meron akong green screen, binili ko sa may Divisoria, siguro 3 meters away lang, hindi ako makalakad ng napakalayo, hindi ako makaikot, wala, kasi limitado ka at the physical material reality, production reality. But that's only one phase, production. And as I said, I don't want all discussions on cinema to end in terms of production.
Ngayon, paano ko i-distribute ang pelikula? What is the distribution platform? Iimbentuhin ko pa rin yon. Kaya pagkakataon para sa akin dito, nang in-approach ako ni Chancellor Alfonso nga, bale, na may ambag ka ba dito, yes, I support 100% educational television. But there's more. Can I deliver my work inside the classroom? Can I sell this? Can I go satellite? What are the delivery mechanisms that we all need to invent? Again, you need capitalization. A new set of problems will have to emerge again. Who's going to capitalize it? What technology are you going to need? Do you need a satellite? Do you need discs? Do you need, what are the things that you need? Napakarami pa. How do you protect? You're right. Ako, actually, akong problema ngayon. Sige, ipirate nyo, educational yan. O gusto nyo manood pala ng educational film, di matuto kayo kung paano gumawa ng magtanim ng niyog. O magtanim ng, o yun. Kung pinapirate na yan, siguro it's a big honor for this kind of cinema para matuto ang lahat ng bale. But of course, that's a fantasy lamang. Then, a new system. I'll end this by saying, bale, on this question, I'll end it by saying, bale, that a new system actually addressing how cinema will fare in the 21st century will all have to be devised. And I think that's a big challenge for our generation. Dito sa eskolta ang tahanan ng aking mga alaala kung saan unang naipanganak ang pelikula. Sa mga lansangang ito, aking nagugunita ang nakaraan, panahon ng Kastila kung kailan naipanganak ang aking nakalipas. Unang araw noong taong 1897, unang naipalabas ang pelikula. Dito na itakda ang simula ng buhay pelikula. Isang hamak na aksesorya lamang ang naging tahanan ng kanyang pagsilang. Banyagang angkat ang mga aparato at ang mga pelikulang ipinalabas dito. Tinagiliwan ng mga unang manunood ang mga pelikulang galing pa ng Fransya. Isang mangangalakal na Espanyol na nagangalang Francisco Pertiera ang unang nagangkat ng pelikula mula sa Espanya. Siya ay kilala bilang isang retratista bago niya sinimulan ang pagpalabas ng sine. Sa di kalayuan naman sa pawn shop ng magkapatid na Ullman galing Fransya, tinanghal ang pangalawang pagpalabas ng pelikula. Idinaos ng dalawang Swiso na sina Liebman at Piritz ang programang pinangasiwaan ng isa pang Espanyol, si Antonio Ramos. Si Ramos ay isang sundalong nakipaglaban sa mga Filipino noong rebolusyon laban sa Espanya. Gamit ni Ramos ang sinematografo, isang banyagang aparato sa pagpalabas ng pelikula. Sa unang pagsilang ng pelikula, nabalot ito ng kanyang kanluraning katauhan. Dahil sa hindi katutubo ang pelikula, natural lamang na ang mga unang pelikulang nagawa sa bansa ay gawa ng mga mamimilikula galing kanluran. Una dito ay si Elias Burton Holmes, ang Amerikanong kauna-unahang kumuha ng pelikula sa bansa noong Hunyo 1879. Sinundan siya ni Seyfried Ackerman, isa ring Amerikano na nagsapelikula ng digmaang Filipino-Amerikano. Panahon yon ng ligali. Ang mga lansangan ay balot sa pangamba.
Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga revolusyonaryong Filipino laban sa mga Amerikanong gustong sumakop ng bansa sa panahon ng ating pag-aklas laban sa Espanya. Bunga ang pagsakop na ito ng digmaan na namagitan sa gitna ng mga Kastila laban sa Amerikano. Natawag itong Battle of Manila Bay. Dito nilusob ng puwersang pangkaragatan ni Commodore George Dewey ang hanay ng mga bapor de guerra ng Kastila na nalupig sa isang maiksi ngunit matinding labanan. Di kalaunan, may bago nang mananakop ang Pilipinas sa pagwagi ng puwersang Amerikano. Mabilis lamang na isa pelikula ang insidenteng ito sa unang mga pelikulang gawa noong panahong iyon. Laman na ang Pilipinas sa mga kauna-unahang pelikulang nagawa sa mundo. Nang matumba ang rehimeng Kastila, tinangkang sakupin tayo ng mga kano. May pagbabago sa pamumuhay. Paunlaran ang dulot ng Amerika na nagtulak sa kalakaran na humayo mula sa makitid na eskolta tungo sa modernong avenida. Sa makabagong espasyong hatid ng kaunlaran, naglipa na ang makabagong aliwan. Dito namuo ang bagong tahanan ng pelikula. Mga artistang Hollywood ang kinagiliwang pantasya ng bayan. Dito rin nakitaan ng pagbabago ang mukha ng Kamaynilaan. Bagong kalakaran sa negosyo, bagong sasakyan, bagong pamumuhay. Ito ang Cine Majestic, ang unang modernong sinihan na gawa sa kongkreto. Dito kinagiliwan ang mga pelikulang gawang Hollywood. Mula sa armadong pananakop, nagamit ng mga kano ang aliwan para masakop ang namumuong sambayanang kamalayan. Sa popularidad ng pelikula, ang mga teatro ay nagawang palitan ng mga sinihan tulad ng kilalang Manila Grand Opera House. Di kalaunan, ang pelikula ay unti-unting nagsalarawan ng mga Filipino, kahit banyagang angkat ang gamit na aparato. Sa loob ng Grand Opera House na ipalabas ang pelikulang naukol kay Dr. Jose Rizal. Ito ay gawa ng kanong si Edward Mayer Gross noong 1912. Sa pelikulang ito ay naitanghal ang pag-ibig at kabayanihan sa bayan ni Rizal. Ngunit namayani pa rin ang banyagang pagmamayari ng aparatong pampelikula. Isang Amerikanong antropologo, si Dean C. Wooster, unang sekretaryo ng interior sa Administrasyong Amerikano sa Pilipinas, ang gumawa ng pelikulang nagpakita ng mga katutubo bilang tunay na Filipino. Ginamit niya ito sa isang politikal na pamamaraan ng kanyang inilabas ito sa Amerika. Ikinampanyan niya na huwag bigyan ng maagang kalayaan ng Pilipinas dahil sa ito ay nangangailangan pa ng tulong Amerikano tulad ng makikita sa mga pelikulang tungkol sa mga Igorot. Dito ang mga Filipino ay naisalarawan bilang mabangis na lahi, kulang sa saplot, di binyagang Kristiyano. Ito ang lumaganap na larawan ng mga Filipino sa Amerika, isang lupon ng mga disibilisadong taong nangangailangan ng kanluraning tulong sa pag-unlad. Sa larangan ng pangmadlang aliwan naman, lalo pang lumago ang pag-usbong ng pelikulang galing Hollywood tulad ng King Kong. Kinangkilik ito ng di mabilang na manunood. Di nagtagal na isa kamay ng mga Filipino ang pelikula. Nataguriang ama ng pelikulang Filipino si Don Jose Nepomuceno. Ang kanyang Dalagang Bukid ang unang pelikulang gawa ng Filipino. Ang pag-unlad ng pelikula ay di na mapigilan. Ang makabagong paggawa ng sine ay nagdulot ng mga pelikulang tulad ng Zamboanga.
Bumida dito si Rosa del Rosario at si Fernando Poe. Malingkat sa parayaw-iyaw na po. Baka kung makakapot kanya. Sa pagtayo ng estudyo, naiangat ang pelikulang Tagalog. Ang kanyang pambansang sakop ang nagbigay dito ng kanyang pambansang kakilanlan. Di nagtagal, mula sa pagiging pelikulang Tagalog, tinugurian itong pelikulang Filipino. Ngunit sa labas ng mailusyong mundo ng pelikula ay ang marimarim na realidad. Sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nasaklap na kapalaran ang kinahinatnan ng buong kabuuan. Ang Maynilaan ay walang humpay na nasira at tuluyang nalugmok. Ang dating teatrong tahanan ng Aliwan ay napasailalim sa rehimeng Hapon. Takot at dusa ang dinanas di lamang ng mga taga-pelikula. Nadama din ito ng nakararaming madla na siyang tumangkilik sa umuusbong pa lamang na industriya ng pelikulang Pilipino. Ang pelikula ay napasailalim sa isang lupon ng mga propagandistang Hapon na pinangunahan ni Hideki Kon. Kasama niya ang iba pang mga propagandista na ang layunin ay ang itakwil ang pelikulang Hollywood at hanapin ng Pilipino ang kanyang pambansang pelikula. Mahalaga noong panahong yon ang propagandistang manunulat na si Tsutomu Sawamura. Siya ang sumulat ng iskrip ng Tatlong Maria na idinirihe naman ni Gerardo de Leon. Tinaguri ang isa sa mga pangunahing leader ng makabayan at pasistang pelikulang Hapon si Sawamura na siya namang nagtala ng isang pambansang pelikula para sa mga Filipino. May isang pelikulang natatangi na siyang kumatawan sa propagandang Hapon. Ito ay ang Dawn of Freedom. Idinirihe ni Yutaka Abe sa pakikipagtulungan ni Gerardo de Leon. Ito ay patungkol sa pagsuko ng bataan at korehidor sa kamay ng mga sundalong Hapon at sa pagkalupig ng mga sundalong Amerikano at Filipino. Inilabas dito ang propaganda na nagpakita sa pagpaslang ng mga Amerikano sa mga Pilipinong sundalo. Ngunit ito ay pawang propaganda lamang upang mapalapit ang mga Pilipino sa Hapon. Ngunit kabaliktaran lamang ang nangyari. Sa mga totoong pangyayari, ang Maynilaan ang naging sentro ng kalupitan ng nagbabangayang puwersang Amerikano at Hapon. Nasira di lamang ang mga gusaling kalakalan, kundi pati na rin ang mga naglalakihang sinihan. Tungo sa katapusan ng armadong hidwaan, natupok sa sunog at bomba ang mga templo ng kasiyahan at aliw. Mapait na alaala ang pagkasira ng mga daan-daang sinihan. Nasunog ang mga ito at natupok sa pagpalaya ng mga Amerikano ng Maynila mula sa kamay ng mga Hapon. Pagkatapos ng giyera, di lamang ang mga gusali ang nagbago. Naitayo muli ang mga sinihan na parang mga kabuting nagkalat sa nagbabagong anyo ng lungsod. Ang mga tauhan sa likod ng pelikula ay nag-ibang mukha na rin.
Mula sa sinaunang mamimili ko lang sina Jose ni Pumuseno at Vicente Salumbides, umusbong naman ang mga higanting producer na sina Pedro Vera ng Sampaguita Pictures at Doña Narcisa de Leon ng LVN Studio at pati na rin si Don Teodoro Benedicto ng Iloilo, may-ari ng mga sinihan. Dahil sa kanila, patuloy ang ligayang dulot ng pelikula pagkatapos ng digmaan. Lala mo kaya ang sinta mo sa akin ng pag-ibig mo ay sadyang di magmamali. Di kalaunay, parang mga bituin sa langit na naglipa na mga artista sa pinilakang tabing. Gininto ang panahon iyon ng pelikula sa bansa na sumabay sa makabago at modernong anyo ng lungsod. Nasira man ang mga templo ng aliwan, ngunit di nabura ang ating pagtangkilik sa pelikula, lalo na noong pagkatapos ng digmaan. Dito sa loob ng sinihang ito, dito ang aking tahanan. Halikayo sa loob ng ating sinihan. Sa pagbukas ng tabing, ako'y nabibigyang laya mula sa kadiliman. Nabubuhay ako sa inyong pagtingin. Kaming mga aninong gumagalaw ay may sariling mundo na nabibigyang buhay sa bawat pagsindi ng ilaw sa inyong bawat sulyap. Alisay at pagkadakila kaya ng pag-ibig. Pinapanood ninyo ako, ngunit ang di nyo batid, nakikita ko kayo. Minamasdan mula sa likod ng puting tabi. Kami ang mga aninong gumagalaw. Kailan nangyari ito? Kagabi lang ho, wala na silang lahat. Tandaan niyo ito ha. Pilipino rin kayo. Ako si Kulas, hawak ko ang mga alaala ng nakaraan. Naaalaala ko pa kung paano kami noon. Kayo, paano naman kayo ngayon? Sa pelikula ay ang ating mga gunita. Sila ay tulad ng mga aninong dumadampi sa ating isipan. Ang mga pelikula ay mga aninong dala ay kwento. Ito ay mga kwento ng ating nakaraan. At sa ating nakaraan ay ang kasaysayan ng ating bansa, ng ating mga gunita. Kasipin sa mundo ng katotohanan ay ang mundo ng mga alaala tungkol sa mga pelikulang na panood noong dating panahon.
Mula dito sa kinasilangan ng pelikula sa lansangan ng Iskolta, lumaganap ang sine sa lungsod na kanyang kinalakihan, sa Maynila at sa buong kapuluan. Mula sa panahon ng Espanyol, tumawid ito tungo sa panahon ng Amerikano hanggang sa kasalukuyan. Pag-usbong ng pelikula, namayani pa rin ang mga pelikulang Hollywood. Mga artistang Kano ang tiningala at tinangaan bilang Diyos-Diyosa ng aliwan. Naaliw tayo sa mga artistang Hollywood. Sa loob ng makabagong sinihan ay ang modernong anyo ng kulturang namuo sa kamay ng mga Pilipino. Bagong arkitektura, modernong imahe ng bagong Pilipinas. Kasabay na rin dito ang bagong pelikula. Ngunit di madaling iwaksi ang nakaraan tulad ng mga pelikulang batay sa panulat ni Jose Rizal, ang Noli Mi Tangere. Sa Alemanya, kung ako'y naglalakad sa kanyang kagubatan, tinatawag pangalan. Sa wari ko'y nakikita kita sa ulan, nasubisipot sila ako ng lubis. Sa wari ko'y nadidinig ko ng dinig, sa lagaslas ng mga dahon. Di mahirap isipin na dahil sa pelikula, ang nakaraan ay humabilo sa pagsulong ng ating kasalukuyan. Sa paghuligpas mula sa tabing ay nakawala rin ang mga tauhan ng nakaraan. Dahil sa pelikula, kapiling natin ang ating nakaraan tungo sa ating hinaharap. Kakawing sa ating nakaraan, ang sinihan ay kabiyak ng simbahan sa paghubog ng isang mapagsambang kamalayan. Ang Kastila ay nagdala ng pananampalataya at kakambal nito ay ang Hollywood na nagdala ng pangbadlang aliwang na kabalot sa pelikula. Mula sa mga kamay ng kanluraning mananako, natikman natin ang bunga ng kanilang ibinigay na aliwan, ang pelikula. Di lumaon, ito ay naisa kamay ng mga Filipino. Ngunit ang laman ng pelikula ay mga aninong gumagalaw na naglalaho rin sa paningin. Tulad ng pagbabago ng lungsod na kinagisnan nito, ang pelikula ay nagbabago rin
sa daloy ng panahon. Nagbabago man ang lahat, ngunit ang mga bakas ng nakaraan ay mananatili dito sa ating mga bumitin.